May your servants and mercifully increase the gifts of your grace that may have may fervent in hope, faith in charity. He may be ever watchful in helping your commands. Through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Book of Wisdom. There is no God besides you who have the care of all, that you need show you have not unjustly condemned. For your mind is the source of justice. Your mastery over all things makes you lenient to all. For you show your might when the perfection of your power is disbelief. And those who know you rebuke temerity. But though you are master of might, you judge with clemency, and with much lenience you govern us. For power, whenever you will, attends you, and you taught your people by these deeds, that those who are just must be kind, and you gave your children good ground for hope, that you would permit repentance for their sins. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, you are good and forgiving. Lord, you are good and forgiving. You, Lord, are good and forgiving. Blessed are you, Father,
Lord of heaven and earth, you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. The slaves of the householder came to him and said, Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from? He answered, an enemy has done this. His slaves said to him, do you want us to go and pull them up? He replied, no. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning. But gather the wheat into my barn. He proposed another parable to them. The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in that field. It is the smallest of all the seeds. And yet, when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush. And the birds of the sky come and dwell in its branches. He spoke them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said to the prophets. I will open my mouth in parables. I will announce what is lain hidden from the foundation of the world. Then dismissing the crowds, he went into the house. His disciples approached him and said, explain to us the parables of the weeds in the field. He said in reply, he who sows good seed is the Son of Man, the field is the world, the good seed the children of the kingdom. The weeds are the children of the evil one, and the enemy who sows them, he is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Just as weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will collect out of his kingdom all who cause others to sin and all evildoers. They will throw them into the fiery furnace.
There will be wailing and grinding of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of the Father. Whoever has ears, ought to hear. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kahapon o, ano? Bago po mag-isa ng Fiesta Hawks, ay napakinggan ko sa radyo, radyo ng sasakyan, yung balita na nagbutuhan na na para sa extension ng martial law sa Mindanao hanggang December of this year. At nanalo ang extension. Pero yung nakatawag pansin sa akin ay yung isang babaeng kongresista na kasi bawat isa boboto, pampaliwanag yung boto. Ano? Ay yung isa ay hindi lamang extension hanggang December. Ang kanyang sana na, espiriti na may pinagbutuan. Kailangan nabanggit niya na alin. Extension of martial law all over the Philippines. Well, medyo mabigat yun na kasi all over the Philippines na. Pero kung isa na, no? Yung kasi yung nasa COVID natin, we then may tendency tayo to control everything. Bahagi mo ng pagkilos na. Kung maaari na, mayroon sabi natin, sana lahat lamang ay trigo. Wala na sana masasamang damo. Kung maaari na lamang ay sana lahat ay mga mababait. Wala sana pasaway. Bawal ang pasaway. Pero bahagi po ng ating pag-inilay, no, sa pagdiriwang na ito, kung mapansin po natin, mayroong tatlong tema, no, na nakikita natin sa pag-inilay natin sa araw. Yung una, yung ating Ebanghelyo ay may tatlong pagbasa, may tatlong parabola, tatlong kalinaga. Pero nais natin bigyan ng pansin yung tagnaga na damo at ang mga trigo. Yung ikalawang pagbasa ay tungkol sa pagkilos ng Espiritu Santo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa unang pagbasa ay nakita natin sa aklat ng mga karunungan na pinalilangaw din ng ating Salmo Responsorio. Ano yun? Clemency. Awa ng Diyos. Walang hanggang awa ng Diyos. Pero bigyan muna natin ang pansin ko ay yung Ebanghelyo. No? Yung mga trigo at masasamang damo. Alam niyo naman ako ay nung kami ay bata pa. No? Sino muna uso ang gardening. Ngayon, hindi na uso ang gardening. Wala na raw, wala na lupa na pag-garden, lalong-lalo na dito sa San Pedro. So, nagkataon ko, no, kasi ano kami na sa seminaryo, ay uso pa rin ang gardening. Ay meron kami tinatawag na flat. So, bawat plot, garden plot, may naka-assign na dalawang tao, yung aking kasama. Sabi mo, mag-experiment na tayo. Tingnan na natin kung doon
pinis tayo po. Yung pong ginagamit na pangsala na buhangin, kapag nakita niyo po sa construction, na kapag sinasala yung buhangin, ay yung lalabas na lamang na buhangin doon ay pinong-pino. No? So, yung buong plat, binislay para maalis yung mga damo, no? At saka yung kasing damo, parang may buto yun, no? Maalis yung mga buto. So lahat yun, yung isang plat na yung binislay, ay lumabas din, no? Na kahit anong gawin mo sa lupa, may doon sa aming experiment ay talaga mayroon pa rin damo na mabubuhay. No? Hindi na lang kasi dami, no? Nang hindi mo binistan. Pero ano pala rin damo? Kahit ako ngayon, no? Kasi yung pong technology ng hydroponics, ano ba yung hydroponics? Yung pong magtatanim ka pero ang tubig lamang, walang lupa. No? So, nilalagyan lamang na pataba. Kahit na sa hydroponics, may damo. May damo pa rin. Hindi nawawala ang damo. Kaya din po kami sa sinasabi rin po ng iba na Father, halos kalahati ng aming buhay ay nagsumikap ako na ang tao na itinuturing kong masamang damo, itinuturing kong tinig sa aking lalamunan, ay pinagsumikapan kong alisin sa buhay ko. Na-realize ko na after maalis yung tao ito, may bumabalik. May bumabalik. Yung isang tao na itinuturing kong masamang damo, pinapalitan ko minsan mas marami pa. Yung isang nalis ko, minsan tatlo pa ang bumabalik. At bahagi rin ang aming paninilay na nawa ay makita po natin. No? May masamang damo. Palaging may masamang damo. Sabi nga mo sa mathematics, given. Ibinibigay na yun. Kasama na yun. SOP na yun. Sabi ka nga ng iba, anong ganda ng pelikula kung walang kontrabida. Pero yun ang makita po natin sa ating pagkilos. No? Pinamamalik sa atin ang pumikawal. Sa Ibanghelyo, anong sabi? Kagagawa niya ng kaaway ko. Kagagawa niya ng mga tao hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero ano, nandiyan na yan. Hindi na natin mawawala, aalis yan. So anong kailangan natin nabigyan ng igit ng pagninilay sa buhay natin sa daigdig na ito? No? Na kinakailangan ay handa tayong marating ang ating pakipag-ugnayan sa mga tao na tinuturing natin na mga masasamang damo. At sabi na natin, maging maliwanag ng ating pagkilos natin, ha? Kasi baka mamaya sabi sa'yo, ba't ka naging mabuti? Kasi mabuti lang na sa paligid ko eh. Walang may dagdag sa'yo maging Kristiyano ko. Kahit hindi ka Kristiyano, pwede kang tulpo ka na magpakabuti. Bakit? Eh, mamabuti yung lahat na sa paligid mo eh. Pero higit na magiging makahulugan na makita natin na alin, naging dalisay lalo yung iyong pagiging Kristiyano. Kahit na may masasamang damo na naging bahagi ng pagkilos mo sa daigdig na ito. Lalo naging makahulugan na bakit, itong tao na ito ay talaga
puspos ng Espiritu Santo. Kasi handa siyang maging mabuting trigo kahit na napapaligiran siya ng masasamang damo. At doon makikita natin na talagang mayroong talagang tinupuspos tayo ng Espiritu Santo. Dito tayo hindi na ginagabayan ng ating Diyos. At sabi nga ako natin, sa usapin na ito sa pagkaunawa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, ito yung realidad na kinabibilangan natin. Talagang may kasama tayo masasamang damo. Kaya kailangan, akin na kailangan natin tanggapin ang katotohanan na ito na nakikita natin sa pang-araw-araw ko. Ito paano? Kailangan natin na pagpapasensya at pagtsatsaga. Kailangan natin ng pagpapasensya at pagtsatsaga. Ito ay medyo mas malaking hamon na ibinibigay kaysa 2,000 taon ang nakalilipas. Kasi bakit? No? Ngayong panahon na ito, sabi na natin, no? Anong bawa na lamang? Father, bakit akawin na lang ngayon ang ating mga magsasaka? Kasi, kapag magsasaka ka, bago bumalik sa iyo yung pera, ang tawagin natin na yung ROI, Return of Investment, no? Ayan eh, it will take you 3 to 4 months bago muli makita yung iyong pinaghirapan. No? Ang kalimitan na lang gusto ng tao yun yun eh. Employee lang, kahit laborer lang, bakit? Ay after 15 days, nakikita mo na yung pinagpaguran mo. May sahod ka na. No? May sahod ka na. Pero lalo na ngayon sa teknolohiya na hinahanap natin ngayon sa araw, panahon na ito, ano? Sabi ko ngayon na yan eh. One click away. Isang click lang. Isang pindot lang. No? Ganun kabilis yung teknolohiya natin panahon na ito. Maraming instant na nakikita natin sa mundong ginagalawan natin. Sabi niya eh, isang click lamang. Pwede kang magkaroon ng ganito. Babayaran mo na lang. Pero pinaalala sa atin ng Diyos natin, napakahalaga na makita natin yung kahalagahan ng paghihintay at pagtsatsaga. Napakahalaga po yung paghihintay at pagtsatsaga. Lalo na sa usapin ng pananampalataya. Ano ang sabi nga ng mga matatanda? Ang hinog sa pilit ay mapait. Ang hinog sa puno ay matamis. Pero bahagi ng ating pagkilos, sabi nga natin sa natural order of things, sa biyaya ng buhay na ipinagkakalungan, ano nakita natin? Yung mga bagay na madaling dumami, madali rin mamatay. Yung mga bagay na nabubuhay na matagal dumami, matagal din mamatay. Sa lifespan, halimbawa po na insekto, yung mosquito, madaling dumami yan. Yung isang egg, ang isang babae mosquito, ay pwedeng mag-lay ng egg 300 every laying of eggs, 300 itlog. So, pero, ang buhay ng mga mosquito, ano lang, 2 weeks lang. Madaling dumami. Madaling panahon. Madaling mamatay. Ganun din o. Kapag ang makita mo, ang mamahalas, ang tao ay siyang nabuan bago ipanganak. Matagal ng paghihintay. Pero mas matagal naman ang lifespan. Mas matagal ang lifespan.
Kaya po, bahagi yun ang pag-iayos natin. Huwag tayong magmadali. No? Kalimitan na yun ang sakit na ang tao ay namamatay kasi bakit? Wala nang paghihintay, naiinan tayo. Kaya ang mga sakit natin ngayon, out of pressure. Mga hindi makapaghintay, nahirapan magpasensya. Sabi nga ko natin, lalo-lalo na sa ugnayan natin ngayon, hindi lamang susahalaga ng buhay. Kaya kung minsan, kapag sinabi natin na, kulang tayo sa pagpapasensya, ano dapat naisipin natin na, baka pinahaba lang yung buhay natin. Sabi na natin, kung ang bawa lang, kumisan siya, kung hindi mapagod na, medyo matagal ka mag-homily. Siguro isipin natin na, kinakailangan magpasensya. Nagpapahaba yun ang buhay. Yung kalimitan hindi nagpapasensya, ay madali. Bahagi rin po yan ang pagkilos natin. Pero ito yung panyaya natin sa panahon na ipinamamanig sa atin. Bakit ito? Kasi yung panyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin natin, magpasensya tayo, lalong-lalong sa mga taong masasama, sa mga tao, itinuturin natin masamang damo. Bakit? Ang buhay natin sa daliling na ito ay hindi maliwanag na black and white. Ah, ito, black ito, no? Ah, ito, white ito, no? Kalimitan nga po ang buhay natin sa daliling na ito. Ang ating pagkiriw sa gray, it is a gray area. Kasi makikita natin kumisa na may mga tao na black. Later on, puti pala. May mga tao kumisa nakita natin ay puti. Yun pala ay itim. No? Kahit na sa mga biblical personality natin. Halimbawa, sino? Yung mga naging itim na puti. No? Halimbawa na lang yung may sulat ng ikalawang pagbasa natin, si San Pablo. Ano unang pagtingin niya sa ating mananampalataya? Ah, ito, mga maling turo ng pananampalataya. Kaya anong ginawa ni San Pablo? No? Ay kanyang pinag-uusig ang mga Kristiyano. Ang tawag na sa kanya ay birdugo ng pananampalataya. Hinahayaan niya na ang bawat Kristiyano na kanyang mahuli ay batuin hanggang mamatay. Pero later, nung nakita natin, nakita niya na, ito mo na. Ito mo lang mga Kristiyano, ang tunay na simbahan ay tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya kinakailangan natin ang pagpapasensya. Ayan naman pa na halimbawa ng mga puti na naging itim. Katulad na halimbawa po ni Judas. Alam mo yung mga naging Judas ng ating buhay. Hindi ka ganun papakilala yan na itim. Yan ay gamitan na yung nagpapakilala. Nakita natin na alin, ito yung mga taong sumira ng ating pagtitiwala. Ito yung mga taong nagwasak ng ating mga pangarap. Ito yung mga taong sumira ng ating buhay. Kaya bahagi yung akong sa akin, makita mo natin. Kaya hindi namin pwedeng sabihin na alisin na lahat yung mga yan. Kasi pwede tayong magkamali. Baka yung akala natin puti ay itim. At ang akala natin itim ay puti. Hayaan natin ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? Hayaan ninyo sa panahon ng pag-aani. Hayaan ninyo sa panahon ng pag-aani. Tsaka yung tanggalin. Alam niyo kasi sa sabi na natin itong trigo. Wala tayong karanasan ng trigo Ang mayroon tayo ay palay.
Medyo magkaiba ho, no? Naalala ko tuloy yung isang senador, yung nakalipas na mga isang senador na nakalipas sa mga panahon na ang sabi niya, ba't hindi na lang trigo yung tanim natin? Hindi ho pa pwede. Kasi iba yung uri ng ating lupa. Tayo, palay tayo. Bakit palay? Kasi matubig tayo. Ang palay, gusto niya matubig. Yan ay inaalisan lamang ng tubig kapag mag-aari na. So, hindi katulad ng trigo. Ang trigo, ang gusto niyang lupa, tigang. Hindi ho kasi pang tropical yan. So, kaya po laki-laki ng trigo dito sa Pilipinas. Kasi bakit? Kapag tigang ang lupa, kapag binunod mo ang damo kasama ang palay, mamamatay. Talagang mamamatay ang trigo. Kasi tigang eh. Sa palay, hindi. No? Kasi sa palay, makikita natin na basa yung lupa. Bagamat maaaring wala na masyadong tubig, pero basa pa rin. Matubig pa rin. Kapag binunod mo ang damo, pwede hindi sumama ang palay. Bakit? Kasi malambot ang lupa. Para maintindihan nyo, kaya sinabi na yung trigo talagang mamamatay kapag binunod mo ang damo. Kasi sabi nga, wala tayong karanasan sa mga pagtatanim ng trigo. Ano, para maintindihan mo, sabi niya kasi na, ay, yung palay naman eh, pwede mong bunutin yung damo na hindi namamatay ang palay. Tama. No? Pero hindi sa trigo. Sigurado mamamatay talaga ang trigo kapag binunod mo ang damo. At makita rin po namin ang mga sabi na namin, no? Na hayaan natin na makita natin sa ating pagkilos namin na tayo ay handang makipamuhay kahit na sa gitna ng mga taong itinuturing nating masamang damo. Para alin? Maging maliwanag sa atin na ito ay tunay na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Kasi bakit? Nanatili tayong mabuti kahit na tayo ay napapaligiran ng masasamang damo. Dito makikita yung pagkadalisay ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na kaya nating magpakabuti kahit ginagawan tayo ng masama. Consubstantial with the Father,
Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and with the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. God has sown his word in our hearts so that we may grow fruitful in our Christian discipleship with confidence, perfect us in your love, Lord. Perfect us in your love, Lord. May the church become more fully conscious of her mission as evangelizers of the word, so that people may lead to renewal and conversion, we pray. Perfect us in your love, Lord. May government leaders reject the culture of death and revenge by tempering their sense of justice with mercy and compassion, we pray. Perfect us in your love, Lord. May family members nourish themselves with daily meditation of the Word of God and constant acts of charity, we pray. Perfect us in your love, Lord. May lawbreakers, criminals, and those considered weeds of society realize the great chance God gives them to reform their lives, we pray. Perfect us in your love, Lord. May the poor and the oppressed who suffer from society's unfair system never lose hope but continue to trust in God, who shall judge everyone justly in the end, we pray. Perfect us in your love, Lord. Almighty Father, help us in our weakness, send your Spirit to strengthen us in our struggle against evil. You who live and reign forever and ever. Amen. Kunimo Oh,
Please stand. Pray, brethren, that our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church.